Pinuntahan naman po ng team ng Kapuso Mo Jessica Soho ang tahanan ng isang batang babae sa Calaca, Batangas na lumalaking may maitim at mabuhok na balat. Sumpa nga ba ito o isang sakit na po pwede pang malunasan? Panoorin po natin ito. Sa Calaca, Batangas, isa na siguro ang 3 taong gulang na si Kim Jane sa may pinakamaamong mukha. Parang walang mababanaag na problema kahit sa totoo lamang ang bata ay may mabigat na dinadala. Kapag hinawi kasi ang kanyang buhok, bubungad ang maitim, makapal at matigas na tila malaking balat sa kanyang lieg at batok. Gumapang na rin ito sa kanyang likuran na tinubuan ng tila balahibo. Tadtad rin siya ng maliliit na nunal sa ibang mga bahagi ng katawan. Lalo na ho pag nangangatay, sobrang na ho pa ng bata. Yung parang hindi na ho makabaling na ganyan. Tapos nakapal ho ang balat. Pagka-araw ho, masigla ho siya. Pero pag gabi ho, wala hong sigla mata. Puro iyak ho ng iyak yon. May suspetsa ang mga magulang ni Kim Jane bakit siya nagkaganito. Noong pinagbubuntis niya ang anak, di umano, mayroon siyang di maipaliwanag na karanasan. Pag didilim na po, nagpapakita ho siya sa amin. Pag kami po'y kakain, napasok po siya doon sa may pintuan. Binibigyan ho namin siya ng pagkain o pagkatuwing hapon. Tapos dumaan ho sa likod ng bahay namin. Nung umalis po, patraso ang kanyang pag-alis ho. Nakakaputi ho. Tingin ko po sa kanya kapre po. Gawa po ay matangkad po siya. Bago kami humiga, naghagis muna ho ako ng asay dahil turo ko yung matatanda sa amin doon eh. May pagkakataon raw na matapos ang pagpaparamdam ng kapre, si Angeline daw bigla na lang hinimatay. Hanggang sa isinilang na nga niya si Kim J na nababalot ng malaking itim na marka. Pares po kami na awa po ang mag-asawa. Nagpunta ko sa nurse station. Sabi ko kung magagamit ang bata. Malaki po ang kakailangan ng pera. Wala ko naman kami pera. Sa paglaki ni Kim Jane, parang buhay na lumalaki rin ang kanyang mga marka. Dahil sa kondisyon, ganun na lamang rin siya alagaan kahit papahirapan ang pagpapaligo sa kanya araw-araw. Sasabi na po yung bata na ayaw na daw po niya. Awa po kami sa bata. Lagi na po sinasabi sa amin na ayaw na daw po niya noon sa, yung nasa kanyang katawan. Samantala, dahil 2017 pa nila huling ipinatingin si Kim Jane sa ospital, sinamahan sila ng KMJS team sa isang dermatologist. This condition is called congenital melanocytic nevi. Congenital meaning baby pa lang or nasa sinapupunan. Nagkaroon na siya nito. Melanocytic means problems dun sa pigment cells natin. Then nevi meaning birthmark. Pero maaari daw itong magamot sa pamamagitan ng skin grafting. Kailangan surgical removal. Yun lang talaga, medyo expensive. Pwedeng umabot pa siya ng 500,000 and up. Mayroon kasi tayong risk for tinatawag na melanoma or cancer sa skin na involved nga yung pigments kasi nga excessive din siya. Dapat less ang exposure niya for UV rays or sun kasi to pwedeng mag-cause ng dumami pa siya. Sa susunod na linggo, birthday na ni Kim Jane. Nahingi po kami ng tulong sa katulad po nila. Mahal na mahal po namin anak namin. Pangarap po niya maging doktor. Kumakatok sila sa ating mga puso. Kaunting tulong para tuluyan ng mabura ang marka ng kanyang sakit at pagdurusa.